Magandang ano? Magandang gabi sa inyong lahat, mga ka-printing. Mga ka-printing. Ayan. Yung title ng ano natin, live natin ngayon, mga ka-printing, ito po ay scam. Yung oh, scam 'yan. Scam. Pero yung mo naghahalo pero walang panghalo. Oo nga, yun nga nagtataka nga ako, sir, eh. Scam 'to. Naghahalo. Ito yung biggest scam in the history of printing, Dan. Yeah, no. Ito, tinatawag na All Mix Pro, mga kapatid. Mabayad ka ng malaking halaga, ipapatong mo lang. Oo, tapos mag-mix na. Parang niluloko lang tayo nito. Oo nga, sir. Dan, pero ipakik ngayon araw na to, ito kaya ang title na to, All Mix Pro Explained. No? Papakita namin sa inyo, bakit nga ba naghahalo yung All Mix Pro? At saka, anong... Pero umpisa natin, Dan, sa pagpapaliwanag, bakit nga ba... bakit kailangan lakasan yung volume? Ayan, bakit kinakailangan bang haluin yung ink? Yun, take bakit? Note, hindi lamang yung puti. Tama, sir. Okay, kasi, eto, pakita natin, Pen. Pwede mo bang i-flash yan? Ayan, makikita na. Ayun, hindi yan. Asa na? Yung sinerge sa'yo sa messenger. Tayin. Ayan, o. Kasi may malalim na dahilan yan, Dan. Kung bakit kailangan i-mixer, no? Oo. Kasi bago natin yung mga comment na nabasa ko, bago natin sagutin at komentan din, basahin muna natin yung isang excerpt from an article. Isang article na nilabas ng VideoJet. Ito yung isang company na may grupo, no? Na basically ang kanilang trabaho, ang kanilang business ay pagpiprint ng high quality, high resolution images, and they are using pigment inks. Ayan, huminto tayo. Tumigil. Ayan. Ayun, okay. Ayan, baka kasi sabihin nila, tayo lang ang nagsasabi na kailangan maghalo ng ink. Ayan, this is, hindi po sa aming bibig nang galing ito. Ito po ay galing sa isang article na nilabas ng VideoJet. Ayan. Hanapin nyo po yan, yung VideoJet na yan. I think this was posted sometime around last year. Last year, 2020 lang. Mga ganyan, hindi ko sigurado or ano yan. Ayan, Dan, basahin natin sabay. Pigments are not as stable in an ink formula because they are dispersed instead of dissolved. Sa Tagalog. Oh, sir. Oh, ayan. Ayun, sa Tagalog, i-dispersed na. Ikinalat lang sila sa tubig, lang sila sa likwido. Hindi sila natunaw. Yan nga, sir. Sa liquid. Hindi parang sila ano, nadissolve. Kumbaga, para kayo nagtimpla ng juice. I-inset mo nga kami dyan. Baka sabihin ng mga nanonood eh, inset mo kami sa isang gilid dyan. Tama ba, sir? Para kang naghalo ng yung powder na juice tapos sinalo mo ganun. Oo. Hindi talaga siya nag-dissolve totally kasi kapag nagtining yan, makikita mo may ano talaga eh. May mga solid particles siya sa ibang ilalim. Sa kape, di ba? Sa umaga. Sa kape, sir. Pagka kinatamaran mong maghalo. Akala mo, nagbago yung timpla ng kape mo. Ano, wala palang asukan. Nasa ilalim yung asukan, tsaka yung kape mo. Eh ngayon, siyempre, sayang to. Inumin mo na rin. Kahit maghahalo rin naman sa tiyan yung kamo, di ba? So yun, basically, ganun yan. Instead of sugar in water, consider stirring a spoonful of fine sand into water. Sabi niya, hindi mo may kukumpara mo yan, ang dyeing, para kang naghahalo ng asukan sa tubig. Oo, sir. Maano yun, nahalo ng maganda yun. Pero sa pigment ink daw, para mas maunawaan natin, ang pigment ay parang buhanging inihalo sa tubig. Napakalinaw ng Tagalog yan. Hindi ko na maintindihan pag hindi pa naunawaan yan, ano? Again, ulitin ko po, ito po hindi nagmula sa amin. Ito po ay isang article mula sa isang malaking kumpanya na matagal na pong nagdi-deal with printing high quality, high definition images. Tama. Hindi po PopTrade ang nagsabi niyan. Tuloy natin, Pen. Ano ba yung sinasabi dyan? Ayun, para tayong ang dating daan nito. Oo, namimiss na natin si Brother Eli at ang kanyang napakagandang mga aral. Sana tayo. Yeah, it will have a consistent brown look to it. Yan, kung asukal lang iyong inihalo. Yan. However, if left undisturbed, the sand will settle to the bottom of the glass and separate from the water. Sa Tagalog! Ang ganda ng pagkakapaliwanag nila, sir. Oh. Straight to the point. Eh. Mismo, napakalinaw. Layman's term. Intindihan na. Bagamat! Sabi niya. However, ayun, no? Kung ito'y iyong hayaan lamang na hindi ginagalaw, natitiyak na pupunta sa ilalim ng baso at bubukod ang buhangin mula sa tubig. Ayun, hindi siya nadidissolve talaga. Yun, mismo. Parang na-disperse lang siya. Pigments will also settle out of an ink in the same manner. Ganon din siya nag-work. Ganon din yung pigment ink. This leads to a loss of color in the printed ink
and also the settled pigment will clog the filters and yun. Nozzles in the printer. Yan ang pos pala, sir. Oo. Kasi kahit pala ganun, minsan kasi may experience natin, sir, di ba? Bago yung ano, bago yung printer. Mm-hmm. Pero nung hined clean natin, eh, pumasok. Ibig sabihin, mayroong nagtining na makapal yung makapal na nag parang ito isipin natin dan yung buhangin di ba nasa ilalim ang hugot ng iyong printer ka printing nasa ilalim din sa ilalim kinukuha. Ibig sabihin ang hinuhugot nun sir yung mga solid particles talaga heavy una. Heavy suspended particles. Kaya ang, pala pati yung hose nagbabara din sir mismo ayan kita mo naunawaan na natin ngayon di ba sa tagal natin sa printing balik mo ngayon pen tatapusin natin yan. Printers, this leads to a color loss of color in the printed ink and also settled pigments will clog the filters and also blah blah blah. Printers especially designed to run pigment inks overcome this by constantly agitating ink which keeps gigil ako. Di ako marunong magbasa masyado at malabo eh. Agitating in ink which keeps the pigment dispersed and the ink consistent. Ayan, sana po mga ka-printing, kahit paano, nakapag-saboy kami ng konting liwanag sa mga tanong dito. Yun pala ang sinasabi niya, parang kumbaga, pinakamaikling paliwanag doon, sir. Kapag hindi mo hinalo yung ink mo, nagsosolidify siya. Oo, nagsesettle, na, tumitining. Na maaaring bumara sa, ano, sa yung hose, yung, tawag ito, yung ano, sir. Alam mo ba kung saan nagmula yung salitang tining? Tumining? Saan, sir? Hindi ka, wala kang idea? Hindi Tagalog ang pinagmulan niyan. Ano yan? Kayo ba alam niyo ibig sabihin? Tining. Kasi ako, kinalakhan ko na pag sinabing tumining, bumaba yung mabigat sa ilalim ng tubig, sir, tumining. O kaya, nagstay. Oo, kaya pagka meron kang florera nung araw, may base ka, o kaya may mga halaman kang nakalagay sa florera ng alak, di ba? Makikita mo, pag namatay yung mga kitikiti, tumitining yun sa baba. Tumining na yung mga kitikiti. Yun. Yung pala ay nagmula sa salitang Ingles na tining. Tining. Numinipis. Numinipis. Oo. Numinipis. Talaga tining, ano talaga, tining. Oo. So, tining, yun ang tawag doon. Ayun, sana makaka-printing, nalinawan natin yan. So, malinaw na kapag ang ink na ginagamit natin ay pigment-based o suspension type na ink o yung isang klase ng ink kung saan nakasuspend lamang yung mga ink particles sa kanya, ibang-iba yung dye ink sa pigment, ha? Ito, alam na ninyo yan. Alam na po natin yan. So, pagka pigment, ano na ba yung mga pigment ink na tinatawag? Ito lang ang problema kasi, naging generalized na yung term na pigment para sa pigment na nakilala natin. Pero alam mo ba? Pigmented inks na tawag natin. Yes, pigmented. Ang solvent ink ay suspension ink that has pigments in it. Ang sublimation ay suspension ink that has pigments in it. Ang pigment ay pigment. Mm-hmm. So, yun. So, ang naiba lang sa lahat ng pare-pareho yun. Pare-parehong pigment suspension po ito. Sublimation, ecosolvent, semisol. Ang hindi lang nila kapareho ay ang dye ink. Ayan, kasi just yan, to clarify that. Kasi yan, talaga yun, sir. Ano? Mm-hmm. Parang ano? Maging yung UV curing ink, Dan. Yun sir. Ay pigment suspension ink. Tama, sir. Kumbaga, ano yun? Oh. Solid, ano yun, na hinalo lang doon sa... may mixture lang talaga, sir. Mismo. Meron pang nagtanong, sabi doon, sa opinion niya lang daw, no, with all due respect, no, sabi niya, dekada na po ang binilang, wala naman hong mixer yung mga ink tanks. Palagay ko, ang kailangan lang ninyong haluin, yung DTF. Sa amin po, tingin ko, dapat tignan natin itong pagkakaroon ng mixer natin ngayon, na, again, gawang Pilipino po ito, no? Itong mixer na to ay oportunidad para mapabuti pa natin yung ating printout at yung estado ng ating printer. Tama, sir. So, tama naman yung sinabi ni sir, no? Na dekada naman, wala namang mixer. Eh, gumagana naman yung printer. Kaya nga po, dekada na rin po yung binilang at ilang ulit na tayo nagpalit ng printhead. Tama, sir. Ilang dekada na rin na sumasakit yung ulo natin sa clogging. Dumadating talaga yung time na yun. Bigla-bigla na lang dadating, biglang... kahit bago printer mo or tumagal man yung printer, bigla na lang magka-clog siya eh. Mismo. Kapag na-champuan ko nung nag-solidify na ink na, yun na. So, isa sa mga advantages na magigain po natin, no, kapag tayo po ay gumamit ng AllMix Pro, matitiyak po natin na hindi po mangangapal yung ating ink na hinihigop mula sa tangke papunta sa ating head.
dahil lagi siyang nakahalo at nakatimpla. Ngayon, sir, parang nagpapauso naman yata kayo. Eh di ho ba yung mga Chinese nga, ang pinipresent lang nila, ihalo nyo lamang yung puti. Oo, sa DTF, sir. We will share with you, mga ka-printing, yung mga high-end printers abroad, no, na ginagamit na may built-in mixer. Yun, sir. May built-in mix talaga nila lahat ink, hindi important. Lamang puti. Naiintindihan kasi nila, sir, paano nag-work mga, ano, yung mga pigment ink, sir. Eh. Kaya, so, ganun, imbis na gumastos ka nung abutin ka ng gastos ng pagpapalit ng printed, pagbabara ng tawag ito, kahit magpalit ka kasi ng printed, sir, paano kung nagbara yung nasa hose? Di nagpalit ka ng head, di pumasok na naman ulit yung nagtining, di sira na naman yung head mo. So, yun nga, kung dito pa lang, sa tangke pa lang, eh, maagapan na siya, eh, lahat ng dadali doon, panigurado, sariwa, malinis. Sariwa na, malinis na, sir, wala nang makukuha dito. At saka alam ko, sir, diba, meron kang ano. Ah, oo. Eh, sabihin na natin. Kasi alam nyo, natcha-challenge yung mga printing, no? Sa mga tanong tsaka comments dun sa mga post natin tungkol sa All Mix Pro. Lagi sa amin kayong pasalamatan for being so engaging. Doon kami nakakakuha ng ano, idea sa ano. Siyempre, diba? Sila yung most nangangailangan talaga sa yes, so, sa kanila talaga magandang manggaling yung mga ano. Tsaka by the way, hindi po ito kinopia kung kanino lamang. Ito po ay pinagmamalaki namin at handog namin sa inyo, sa ating mga ka-printing. Ito po ay gawang Pilipino. No? And hopefully, hindi na natin ini-apply ng kung ano pang patent yan, pero alam natin na may kukopya. Ang taas na nung views kasi. Oo nga, sir. Hindi naman naka-boost yun. Oo, tsaka yung video natin. Pero ano, maraming salamat po sa patuloy ninyong panonood ng video na yon. And sana, sa paglalabas-labas namin ng mga video ngayon, mas maging malinaw yung operation po ng aming innovation para sa inyo. Mm-hmm. Tsaka kagandaan dito, sir, no? USB-powered siya, mga ka-printing. No, ito ayan, na siya, ito na mismo. Ito yan na yun, isang, yung dadating sa inyo. Isa siguro ipinagtataka ng iba, lalo yung mga nasa abroad. Paano mangyayari yun? USB lang? USB powered. Oo, USB so, hindi siya malakas sa kuryente, mga ka-printing. Halos hindi nyo mararamdaman yung ano nito, yung kumbaga, yung consumption, power consumption. Pakita natin, Pen, yung ating All Mix Pro. Ngayon, ayan. Nakatining yan, nasa ilalim. Hindi po ito gulaman, ano, mga ka-printing. Hindi po ito juice o ano, ano. Nakakatuwa lamang siyang pagmasdan. Ngayon, isa pa, na-confuse din yung iba. Inset mo nga kami dyan, Pen. Yung iba, na-confuse ka. Ba't ganun? Yung... Ba't ganyang ink ba yan? Obviously, hindi po. Ito po ay visual illustration lamang upang maipakita po ng malinaw sa inyo kung paano po ba ang galaw ng ating mixing action. Oo. Paano siya, ano ba nangyayari sa loob kapag ginamitan natin ng All Mix Pro, mga ka-printing. So, yun ang ipapakita namin sa inyo dito. Mismo. Yun nga po yung gusto naming makita at maunawaan nating pare-pareho. Ano, kasi marami pa rin hindi nauunawaan kung paano ba talaga nag-ooperate ito. Ngayon, hindi po ito ink. Ito po ay malapot na tubig na hinaluan natin ng plastic or acrylic shaving. Acrylic shaving. Acrylic shaving lang. Para makita, para makita nyo lang po na talagang makita nyo na gumagalaw yung tubig sa loob. O, kasi kung wala tayong nilagay na acrylic shaving hindi dyan, makikita. Mahirap ma-appreciate yung motion, yung fluid motion ng mixing natin. At hindi po yan bubbles, kasi meron namang isang foreigner na kalimutan ko yung pangalan ni Sir. Hindi po ito pinapakuluan, hindi po siya umiinit. Akala niya, sa sobrang bilis daw, sabi niya, is there such a thing as too much? Ay, ipinaliwanag ko naman sa kanya ng maayos na yung nakikita ninyong illustration dito sa tangke na ito ay mas malakas kaysa dun sa inaasahan nating magiging motion dun sa actual na tangke ng All Mix Pro. Kasi may mga fins yan. May mga fins yan sa actual na tangke ng L1800 tsaka L805 na nakaka-restrict dun sa mixing motion natin. Kaya extra strong, extra fast at 1000 RPM. Kaya lang syempre, dahil ito po ay graphic or illustrative demonstration lamang, wala tayong nilagay na fins, kaya parang ang lakas. Pero tamang-tama, alam nyo, if you ask me, I think it's just the perfect amount of speed and rotation. Ayun, no? Ulitin ko, hindi po bubbles. Yung nakikita ninyong nagpapaikot-ikot yun po ay acrylic shaving upang mas makita, ma-emphasize yung galaw ng tubig sa loob, no?
So ayan, pakikita po natin, pwede no? Pwede ba natin pakita, sir, yung ano? Ayan, ano, o oh, sige, ayan. So itong mga ka-printing, ito nakikita ninyo, ilagyan lang namin ng ilaw yan ilaw para mas ma-appreciate nyo natin yung nangyayari sa loob. Pero yes, pinatong lang namin yung ilaw na yan. So ito lang talaga siya, All Mix Pro, ayan siya. Ayan, may umorder na ng buko ayan, panda, no? May strawberry din tayo, Sir Noel, ha? Ayan, ha? Unang nauubos yan, eh. Ayan, ayan. Pantay. Ayan, so babalik ko na siya. Alright. O, ayan lang mga ka-printing. Sasaksak na ngayon ni Dan yan. So ito po yan mga ka-printing. Ay, sa kabila pala. Ayan. USB lang. Ayan, ayan. Ito siya, USB powered lang siya mga ka-printing. Ayan, ayan. Itong nakikita ninyong malaking box, sa ilaw lang yan. Hindi po yan kasama sa All Mix Pro. Para lang pailawin yung ating ano, All yes, Mix. Yes, so ito na, sasaksak ko siya dito. I-Englishin ko pa ba? Baka hindi kasi naintindihan ng mga foreign viewers. Ayan, o. Oh. Ayan, mga ka-printing. Ayan, i-ano natin siya. Ayan, o. Yan. Ayan na. So yan siya, nag-work mga ka-printing. Lahat ng kulay, minimix niya. At there is no way that we will be pulling air from the surface. Hindi po nabe-break yung water surface o yung fluid surface para humigop ng hangin. Oo. Hindi po kasi maganda magkaroon ng air bubbles yan. Hindi talaga. Pero this is exactly the amount of mixing that you need to make sure na hindi po titining yung inyong ink. At hindi po ito magic. This is done with the use of magnetic impellers sa loob so, ng inyong tanke. This is a non-destructive, in a way, non-invasive way. Yes, so, hindi natin ginalaw yung disenyo ng Epson na kanilang ginastusan, katulong ang kanilang daan-daang engineer para i-design yung kanilang tanke, tsaka yung mga tubo. Oh, yung perfect inflow nila. Walang modification. Napaka-perfect kasi talaga, sir. Eh, grabe. Libu-libong halaga ng dolyar ang ginastos nila para mailabas nila to. Kaya nga pinag-aralan nila yung fluid flow, yung inflow, kaya walang backflow. Yun, oo. Oh, tama, sir. Kasi yeah, kwentadong-kwentado yung haba ng mga ano nila eh. Hose nila eh. Oo, hindi, tsaka yung taba ng hose. No, sir. Saktong-sakto. Saktong-sakto yun para magkaroon ng unison. Yung mula sa paghigop at tsaka yung negative pull mula sa piezoelectric heads. Lalim na nun. Piezoelectric. yan kasi yung mga klase ng printhead na gamit ng Epson. Piezoelectric. Binabibrate nila yung piezoelectric plates na yon na siya namang nagpo-produce ng vapor or ink vapors. Ayan. Okay. Good evening, sir. SPRC. Ayan. Kita nyo na ngayon. We are strong together. Hindi po ito mainit, mga ka-printing, ha? Hindi mainit yan. Baka inisip nila, sir. Si Dan lang ang mainit, mga ka-printing. Baka inisip nila, pinapakuluan natin, sir. Hindi po yan umiinit, mga ka-printing. Isa pa, Dan. Yan po ang magic ng ano magnetic impeller. Mismo. Isa pa. Ayan. This is so low voltage, you can operate this 24 yan hours a day. Kahit magdamag mo, kung pabayaan mo yung printer mo na ano, di ba? Isa pa. You can, dahil USB powered, because this is USB powered, pwede mo na siyang ilagay sa desktop mo. Oo, desktop. Automatic, pagka nagpatay ka ng desktop mo sa gabi, patay na rin siya. Wala kang iintindihin. Napaka low voltage, low power consumption, high efficiency motor po ang gamit natin sa ating All Mix Pro. Operating only at 5 volts and 1 ampere. 5 volts, 1 ampere. Halos hindi mo maramdaman yun sa consumption yun sa isang buwan, mga ka-printing. Ito pa. Walang overheating. Dan. Walang overheating, no? Walang overheating, tapos, ito pa. Dami naman masyado. yung inyong USB power, pwede magmula sa power bank. Tama, pwede kayong mag-power bank, no? Oo. Kasi, kunyari, meron tayong nagkaroon ng power loss sa area ninyo. No, natatakot kayo, baka magtining yung mga ink niya. May power bank ka, pwede mo pala, sir. Pwede mo pala ilagay muna sa power bank para hindi lang magtining yung mga ink ng ano mo. Mismo. For emergency. At saka, sir, kagandahan dito, no, sir. Madali siya bitbitin. Actually, madali bitbitin, madali din ipaship. Kaya mag-order kayo sa Shopee, ito. Meron po nito. Pakikita po namin sa inyo, mga ka-printing, paano ba ito kinakabit? Ayan, no? So, dito tayo, kaya mo pen. Ayan, no? Pakita mo nga, Dan. Ayan. Ito lang pa, mga ka-printing. So, wala tayong binago. Ang ink natin, ito po ay Eco DTF L805.
No, napaka-bright ng kulay niyang ano, DTF ink na yan. Ayan, Eco DTF. Oh. Andito nakalagay yung white inks natin, nasa gitna. Hindi tayo gumamit ng external tank. Mm-hmm. No, wala rin binago, makikita ninyo yung hose niya, ano pa yan. Napakalinis tignan ano, nung setup dyan. Makikita nyo rin dito mga kaprinting. Ayan, no, wala kaming binago sa loob niyan mga kaprinting. Wala tayong ano. Sa, meron. Sa ano lang sir, sa hose. Wala, ganda nung ating emblem. Oh. Ito ayan, po, pagka ang inyong binili ay Eco DTF conversion. Ayan, may emblem po yan. May emblem tayo ng Eco DTF. Meron na, eto pa pala dan. Bago natin Pakita, sige sir. May mga nagsasabi kasi, ano pang kaibahan kung ipako-convert namin sa inyo yan? Sabi nung ibang nag-comment, wala namang conversion dyan eh. Wala. Wala namang bumili ka lang ng ink. Mali po. Unang-una po, mga ka-printing. Isa sa kagandahan yun. Kapag mas maganda, bumili kung ano, di dali nyo sa amin. Kaya magko-convert. Mas maganda. Sa ako, ang hiling ko lang sa mga ka-printing natin, ano, sana maging mapanuri tayo sa mga suggestion at comments na ating napupulot sa internet. Kasi wala naman daw i-convert. Meron ho. Kasi kinakailangan alisin po mga ka-printing yung star wheel ng printer. Kasi guguhit yun eh. Guguhit talaga. Kasi ano yun eh, tawag dito, yung printing kasi natin, yung piniprint natin na DTF, hindi siya kagaya ng mga regular printing na ginagawa natin na mismo sa pigment, no? Kasi ang piniprint natin, makapal lang ink nito mga ka-printing. May color ka, may lalabas na white na medyo mas magpapakapalin niya pa siya. Kitang-kita kasi yung thickness nito mga ka-printing ng DTF pagka piniprint na, kitang-kita niyo yung thickness niya. So, kapag yun, ay nadaanan ng star wheel, dalawa kasi yan, sir, di ba? Dalawa yung wheel, ano niyan, dalawa yung star wheel niyan. Magkakaroon po yan ng, ano, parang nilakaran ng langgam. Yun yung mga words ng, ano, eh. O, yun naman ang pinakamadaling paraan, eh. Paliwanag yun, nilakaran. Nakikita ko yung madalas words na ginagamit pag may nakaka-experience na ng mga printers. Ano daw yung reason bakit parang dinaanan ng langgam yung, ano, nila? Baka matamis. So, yun yung, ano, yun yung star wheel po yung nagkakos nun. Yun po yung, yun yung parang mga wheel na maliliit na parang ipin. Bago, yung pinakahuling roller. Ay, sa mga nanonood, ano, we would like to apologize again kasi, ayan, tulad nung iba, mga nagko-comment sila, pero, follow up na lang yung pumapasok. Ayan, oh. Sir, baka pwedeng masagot yung tanong ko. Ay, sir, Neil, wala naman nung pumasok. Teka, i-re-refresh ko, ha? You know, yung iba, konting pag-unawa lang po. Hindi nga napatungan eh. Ito, pakita natin sa kanila. Baka sabihin ay, Oo nga, sir, no. Ayun, no. Yun nga yung ating ipinagtataka. Sir Neil, at sa lahat ng mga nanonood, ha? Sir Neil, ang iyong comment ay wala. Ang iyong tanong. Hindi makita. Ang pumasok na lamang ay, sir, baka pwedeng masagot yung tanong ko po. Eh, ano po ba yun? I-comment mo nga po ulit, sir Neil, para masagot natin. Nawawala, sir, no? Hindi ko maintindihan kay Facebook tuloy. Nakita ko, nagre-reply pa si Jaja kanina. Wala na rin eh. Wala, Diba? Sabotay tayo ni Facebook. Hindi ka kasi nagbabayad ng boosting eh. Ang bira ka, Yan na, magbo-boosting ka. Sir Neil, standby ka lang ha. Pag si Sir Neil, nag-PM sa akin si Sir Neil eh. Good afternoon, sir. Magandang gabi po. Sa Shopee, mga ka-printing, available na po ang ating All Mix Pro sa Shopee. Oh, sige na nga, sa Shopee nyo. Pwede na rin kayo mag-Shopee nito. May Shopee daw. May Shopee checkout din tayo niya. No? Kung gusto nyo lang. Pero may website din naman kami. Sa website. Pwede rin naman sa Facebook. Pwede rin Facebook. Sa website na. Pwede pa kayo mag-credit card. Mas maganda sa ano, sir, mag-message sila sa atin. Or, ang pinaka-perfect talaga, sir, umorder sila sa atin ng isang buong set na. Ako, meron pa nga nagko-comment. Sabi, ang disadvantage daw nito ay sa live, 2,995 o 2,999. Pero sa Shopee, 3,400 plus. Iba po kasi yung tindahan ng Shopee sa tindahan namin. Tayo po ay, ang actual price talaga nito, sir, no? Sana nanonood si sir. Ang presyo po nito talaga ay 3,450. Yes, sir. Pero tayo po ay naka-sale. Nakasulat naman sa page natin. Special price. Introductory price. Kaya sasamantalahin po ninyo. Babalik po 'yan sa ganun. Kaya hangga't 'yun pa yung price niya. Ayan na. Samantalahin natin, Yung mga mapagsamantala, samantalahin niyo na 'to.
Sayang. Ayan, no? Ayun. Wala talaga din eh, no? Allmix Pro, pwede ba sa L120? Sir, SPRC, ayan. Lalabas natin ang pang L120, yes. L130. And by the way, itong Allmix Pro na gamit natin dito, this one is for L1800. Kailangan nyo pong specify kung anong modelo po ninyo gagamitin, ha? Hindi siya pare-pareho kasi may height and thickness po. May tamang fit. Although pareho yung lapad, yung height na iba-iba siya. Naka-design siya, mga ka-printing. Halos lahat yata ng L-series, sir, no? Meron tayo. Oo, meron tayong lahat. Meron tayong T-series din, T50, T60. Meron din tayo niyan. And basically, yun po yung mga reasons kung bakit. Actually, matagal ko nang gustong magkaroon ng mixer sa ink. Kaya lang sobrang, alam mo, ang daming... Ako nga, iniisip ko nga dati, sir, mag-drill kaya ako dyan ng ano. Tapos lagyan mo ng ano, no? Yung sa Tamiya. Dynamo. Pero hindi ganun mag-work, sir. Ang disadvantage kasi no, nakikita ko dun, yung contamination. Oo, sir. Contamination, mako-contaminate yung tangke mo. Yung... Tama, sir. Tsaka pag sobrang laki ng opening. Ano yan dyan? Ayan, yan. Basahin mo. Sir Neil, ito, sinulat na. Wala, hindi nalabas kasi. Hindi ma-recover, sir. Yung iba, nagtatampo pagdating sa mga question. Hindi naman namin makontrol, sir, ang ano eh. Neil Likmoan, yan, sir, good evening po. Sir, tanong lang, kung gagamit ba ng Allmix Pro, tuloy-tuloy na ang print, wala nang head clean after every 3 or 4 A3 prints. Sir Neil, posible. Posible, sir, kasi mas magaan na yung ink, sir. Eh. Mas magaan yung inihila natin na ink. Plus, di ba, problema rin natin, ito pa, problema rin natin yung pagsesettle ng ink sa loob ng cartridge. Di ba? Meron tayo pong push button automatic purge device na ilalabas. Kakaroon tayo noon, mga ka-printing. At saka ng beep tank. Ibig sabihin, kayo ba nakaranas na kayong magdansak ng ano diyan ng ink, waste ink? Nakalimutan ninyo magtapon ng waste tank ninyo? Oo. Tapos pagising nyo, ay, baha na, 'di ba? Nagmantsa na sa tiles, masaklap niya kung nahulog pa yung ink, tumapon yung ink sa computer. Nasagi, sir. Oh, sa computer. Yung iba kasing printer nasa ibabaw. Ayun. Andun yung laptop, yung desktop. Ayun. Patay tayo dyan. Tsaka ano, sir, hindi lang yun, hindi lang basta matapon. Pag napuno po yun at yung hose ninyo ay nakalublob doon sa ink tank, sa ink, nakalublob sa waste ink, humihigop po yun pabalik. Mabalik po yun papunta sa inyong vacuum. Kaya magdudumi yung printhead ninyo. Tsaka mali din po yung ano, ha, yung tangke ng inyong waste tank ay nasa baba. Tapos may mahabang-mahabang tubo. Sir. Alam nyo, di ho, ewan ko, kasi ito, kung hindi kayo rich kid, maunawaan nyo to. Nung araw, kami, pagka bibili kami ng suka, nilalako yun, di kariton eh, dyan sa may bandang Paco, Maynila. Naglalako yun, tapos pagka bibili ka ng suka, igupi ni Manong yun sa container. Gaganon yun, tapos itatapat niyang ganun sa bote mo. Umihigop siya. Ganun yung mangyayari kapag ang inyong waste tank ay nasa baba at yung tubo dumukduk na po doon sa pinakailalim nung nag-contact doon sa ink? Oo, sir. Pag-gising nyo, ubos yung tanki nyo. Ubos talaga. May mga nakaintindi nito. May mga naka-experience na rin yan, I'm sure. Yan, Sir Neil, sagutin natin yun. Tuloy-tuloy na ang print. Wala nang head clean after every 3 or 4 A3 prints. Sir Neil, most likely po, I am 95% positive na mangyayari po yung gusto ninyo. Dahil sa dalawang reasons. Number one, hindi na po kayo magkakaroon ng makapal na ink dahil tinitimpla po ng Allmix Pro ang ink. Number one yan. Number two, dahil po wala tayong inaasahang problema sa backflow dahil ang gamit natin ay yung stock system na ginastusan ng Epson ng malaki upang matiyak nila na walang magiging problema ang bibili. Tayo, ikaw, kayo, sir. So ginastusan yan, pinag-isipan yan. Naka-design kasi yan, sir. Kaya may automatic, yung mga ano talaga, sir, yung mga ganitong printer, meron talaga siyang ano, may time talaga, automatic siya nag-head clean. May auto-cleaning kasi yan, mga ka-printing, after ilang page. So yun, dun naka-design yung ink flow ng Epson na pagdating ng ganito, mag-head clean yung ano natin. Pag na-reach niya na yung page counter na yung requirement, mag-auto-head clean po yan, mga ka-printing. Yung ating nabanggit na rin natin eh, no? Ay sabi nga ni Sir Neil, sana sabay-sabay na ninyo, sabi niya. Mas maganda siguro, sir, na sabay-sabay ilabas ng automatic purge kasi
main prob po talaga yun. Sayang sa ink ang laging head clean eh. Hindi lang yun, Sir Neil. Alam mo ba, every time na mag-head clean kayo, nakakadagdag yan sa kabawasan. Nakakadagdag sa kabawasan. Nakakabawas yan sa lifespan ng printer. Ang isang head clean ay katumbas ng mahigit sa 100 sheets ng print. 100 pages, Sir. 100 pages. So, ibig sabihin, nas napapalap, kaka-head clean mo, kaka-power flush mo, mas nalalapit ka ng nalalapit sa pagre-reset. Kaya nagtataka si mga ibang ka-printer natin, parang ang bilis naman magpa-reset ng printer ko. Mm-hmm. Kasi po, dahil yun sa pag-head clean ninyo, imagine po ninyo, halos 100 sheets ang counter na ano niya, yung equal niya. Oo. Doon sa page counter. So, makasampung head clean ka, 1,000 page na agad considered yun na na-print mo. Sa ating ano, sa ating push button purge system. Push button purge system. Ano na lang yan? Basta papangalanan natin ng madali yan paglabas niyan next week makaka-printing. Marami pa innovation, sobrang dami. Marami pa. Hindi kami mauubusan. Sir Neil, alam mo pareho tayo, gusto ko rin sabay-sabay sana. Kaya lang alam po ninyo sa hirap ng panahon at buhay ngayon, kung hindi lang talaga namin na-enjoy yung aming ginagawa, ay baka kami nangayaw na po sa hirap ng buhay. Kasi kapag ka nagde-develop, nakita nang ayos to, diba? Kasi additional product, sir. Additional manpower, yeah. Additional tools. Kaya inilatag muna natin to kasi alam namin lahat na may matinding pangangailangan po talaga para sa isang effective, efficient, at saka abot-kayang mixing device, yeah. Na yung silindro, it's a revolutionary. Yeah, ano. Silindro. Kung naka-DTF kayo ngayon, wag ho kayong mawawala ng silindro. Or for that matter, kahit anong printer ang meron kayo, pigment, sabli, dye, ecosol, lagi po dapat kayong may silindro. Yan ho ay magmumula lamang sa amin dito sa PopTrade. Yan. At saka yun, mga ka-printing, no, isa din sa tinatanong sa atin, sir, no, yung mga nadedemohan natin ng DTF. Yung nadedemo. Yung nadedemo nyo. Demo. Yan. Ano daw, tawag yun, sir, ano bang silindro ang ginagamit? Yan. So, yun, kaklaruin ko lang mga ka-printing. Ang ginagamit po nitong silindro ay yung regular, sir, no, na ginagamit natin. Yun lang din siya. Regular silindro na may cleaning solution. Cleaning solution pang... Marami nang nagpatunay dyan. Kaya nga ako nagtataka, marami pa rin hindi nakakakilala at gumagamit ng silindro. Walang iniwan yan sa kapag ka nagmamaneho ka, dapat may lisensya ka. Ganun ang silindro. Kung may printer po kayo, dapat may silindro kayo. Yan. Alright, maraming salamat sa explanation, sir. Bili na ako niyan sa Shopee. Yan lang ang sagot na gusto ko. Hey, Godspeed po. Salamat po, Sir Neil Likmoan. Salamat po. Kaganda po yan si Sir Neil, sir. Oh, napakaganda niya sa Davao. Yan, gusto kong makarating din diyan. Sana pagkatapos ng pandemic, sir. Ito ba, kanino ba 'to? Sa customer ito eh. Sino may-ari ng demo unit? Demo unit ba 'to? Buti pa kayo, may demo unit kayo rito. Kami wala. Ayan. Sir, puntas na sana kami dyan. Saan doon? Doon sa tumutulong kisamin natin. Nireport nyo na ba to? Grabe, parang may waterfalls dito. Ito, masapa nga. Oh. Di, biglang buhos kasi nung nakaraan sa ano, sir. Napahakot kami eh. Kasi yung mga gamit natin, sir, sabi-isip ko. Ano tinamaan dito? Computer, laptop? Ayan, sir, may tumulo doon. Malapit, konting-konti na lang, sir, tatamaan yung mixer natin na tag 20,000. Natawa pa kayo, ha? Na ano, uy! Oh, at least, naririnig pa naman nila tayo. So, ibig sabihin, ayos pa siya. Ayos pa. Sir, punta na sana kami dyan sa Friday. Kuha na kami ng DTF at Melt Pro. Available ba 1800? Paskid na rin kami ng demo training sana sa Friday po. Ayan. Sir, RCC, i-contact po kayo ng ating online support people, mga ka-printing. Sir, RCC Works. Ayan. Okay, mag-alala, sir. Maraming magde-demo dito. Maraming magtuturo sa inyo. Alam nyo, complete system na to para sa DTF. Yes, sir. Ito yung pinaka-affordable, pinaka-practical, pinaka-malinis na setup. Katulong na yung ating Melt Pro at saka yung parang wala. Parang palaginip lang eh. Makita ninyo kung gaano kalinis. Yan po ay 1800, ganyan po kalinis ang ating conversion, mga ka-printing. Ayan na yun mismo. Wala nang kung ano-ano pa. Ayan, no? I-full screen mo nga, Pen. Alisin mo kami kasi sawa na sila sa mukha namin. Ayan, no, mga ka-print. Nakikita nyo. Yan na po yun. Ay, ito yan. Kanina. So, ito, mga ka-printing. Sir SPRC. Yan. Pakita na natin, sir, kung paano kinakabit to. Kaya, pakita na natin. Napakahirap pa naman ito, sir. O baka mahirapan ka, tulungan ka namin.
Ano sir? Tawag Barena. Sa mga apat na tao. Barena, tsaka ano, jackhammer sir, kailangan ko. So ito siya mga kaprinting, ayan lang siya, no? So, ito ang dadating yan sa inyo. Ganito lang siya, ilalagay nyo lang siya dyan ganyan. Teka, palit tayong background, madilim yung background pen, hindi nila masyado. Yan, okay, yan. Yan, no? So ito siya mga kaprinting. Ayan, ito na yun, napakagaan ito mga kaprinting. Lagay lang siya dyan. Buhatin nyo yung tank ninyo. Ano sabi mo? Yung? Ink tank. Tankin nyo. Oo. Ayan. Ayan. Tankin ninyo. Ayan na. Ayun. Ayun, yun na yun. Yun na yun, sir. Abay! Abay ka! Abay ka. Ayun na. Yun so, na po yun. Yun na. Printing. Siyempre, isasaksak natin. Yung ating USB, no? Ma-attract na po yung ating magnetic impellers na nasa tanki na natin. Oh. At pag-mix po ng pag-ikot ng ating 1,000 RPM high efficiency motors doon sa loob ng AllMix Pro, sasabay na po yung ikot ng impeller. Ayan, no? So, kakabit na namin to mga ka-printing. Baliktad. Ayun. Yun. Halos walang marinig dan. Biruin halos wala nga. Napakatahimik. Ito, mga ka-printing. Oh, yan, yan. Yan na yan. Ah, yan na yun. Yan na. Tsaka walang pag-iinit. No? Kailangan mong sumob-sob para ano. Para marinig mo siya. Oh. Actually, tamang-tama lang yung tunog para malaman mong tumatakbo at nag-ooperate siya. Pero we will guarantee yung mga ka-printing. Basta sinaksak mo sa USB yan, lahat ay mahahalo. So, kapag naisaksak, narinig nyo na siya na, ano, na meron na siyang gumagalaw na siya. Ito na yun, mga kaprinting. Ito na yung nangyayari sa loob. Pakita natin, Pen. Ayan na. Yeah. Ganyan na nangyayari sa loob. Teka, ng ink tank. May video pa ako eh. Kasi yung iba, sabi nila, square na tanki lang yan. Hindi naman ganyan yung loob ng ano ah. Pakita mo nga, Pen, yung ano, yung sa actual na tanki. Oh, nakita mo ba yun? Oh, hanapin mo. Hindi, forward ko na sa'yo. Sa ayan, ano, forward ha? Forward na sa'yo. Forward so, ito, ko. Mga kaprinting. Ayan na, nangyayari sa loob. Oo. Ako personally mga ka-printing, bilang printer din, katulad ninyo, matagal ko na rin pangarap magkaroon ng ganito na maghahalo. Kasi sa tagal ko na pong gumagamit at nagmo-modify, gumagawa at nagpiprint gamit ang mga printers natin, alam ko na isa sa malinaw na dahilan kung bakit napakabilis masira ng printhead ay ang pag-accumulate ng makapal na ink. Tama siya. Oo. Naku, napakaganda nito, sir. Lalo, at saka hindi lang to sa DTF pwede, di ba, sir? Mm-hmm. Lalong-lalo na sa mga naka-eco-solvent, mga ka-printing. Philip Christian ayan. Almendras, pa-shoutout mga sir! Ayan, ayan no? Shoutout po, sir. Philip Christian shoutout, sir Philip. Almendras. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi sa inyong lahat, mga ka-printing. Warranty, Dan. 1 year warranty po, mga ka-printing. 1 year warranty. Pag nagka-problema, papalitan namin. Walang problema, balik lang sa amin. It will be returned. Huwag na lang ibabag sa ka. Huwag na lang iulog sa... Basta walang physical damage, mga ka-printing. Huwag lang inahulog sa hagdan. O kaya nagulungan. Ay, nahulog. Tapos nagulungan nung ano nila, Ford Ranger nila. Pagbalik nyo sa amin, himay-malay na eh. Huwag naman yung gano'n. Pero, yeah, that's how confident we are, mga ka-printing. Anyway, ayan, no, actual ho yan, mga ka-printing. Yan yung nangyayari sa loob ng actual na maduming tangke. Pasensya na ho kayo, ano, kasi yung tangking meron ako, yan po ay mga scrap na tangke lamang dito, laying around the shop. Ayan yung pinaka, ano, yan yung actual na tangke, sir, na ito mismo, no? Yan. Again, to our foreign viewers who are skeptical about, you know, baka possibly there are bubble particles or bubbles that are being pulled out from the surface of the water, this is next to impossible. Yes, sir. It will not happen because simply it's not enough speed to draw up a funnel, a water funnel. Hindi po mangyayari yan. It's not going to happen. 110% sure. Oh, baka mapunan na naman. 100% sure. 100%. Oh, ayan. Ayan, okay. At least klaro, di ba? Ayan, so isa-isayin na natin dan yung mga advantages ng AllMix Pro. Bakit ba kailangan nila ng AllMix Pro? Number one, Dan, ano ba yan? Yan o. Siyempre, dahil AllMix Pro nga ito, mini-mix niya, yung mixture ng ating ink para ma-maintain yung consistency nung consistency and color yung ng ating ano, ating inks. Mixes, no? Number one, Dan, it mixes all the ink tanks, not just the white ink. Hindi lang yung white ink. Para kanina, sa BTF, kung naumpisaan nila ito, Dan, piniliwanag na namin at nilinaw natin kung bakit hindi lamang yung puting ink ang dapat na hinahalo. Oh, ayan, tama. Oh, so balikan nyo po yun, mga kaprinting. Sana kung hindi nyo naumpisaan,
pagabalahan ninyo, panoorin ninyo yung first 5 minutes of the explanation na ginawa namin ni Dan. Andun po yung article na hindi nagmula sa amin, no, from a reputed group, no, na talagang alam yung kanilang ginagawa pagdating sa pagpiprint ng high resolution, high quality images. Actually, i-upload din namin ito sa ano, mga kaprinting. Bukas na sa YouTube din tong episode na to. So, pwede ninyo i-review. Number 2 advantage, clean look. Linis tignan. Napakalinis tignan, mga kaprinting. Space saving. Ayan. Space saving. Ayan. Walang mga tubo-tubong nakalabas. Wala, sir, syempre. Mariba na lang kung mahilig kayo sa tubo. Kasi may mga tao talagang gusto nila, nakikita nila yung mga tubes. Ano, tubes, sir, pero you know, as Epson intended it, as Epson designed it, we just complement it, ayan, and augment it. Ayan. Kagaya nga nung sinabi sa number 3 natin, sir, ayan. Avoid backflow of ink as it uses the original Epson ink flow, no? Mm-hmm. Yun nga yung kagaya nung sinabi namin, stock design ng Epson, eh, talagang pinag-aralan nila yan. So, huwag natin baguhin. Huwag natin sirain. Sabi nga ng kasabihan sa English, yun. If it ain't broke, don't fix it. Yun. Pag hindi sira, huwag ayusin. Huwag mo nang kalkalin. Ay, kilala ko ganun, sir. Ay, baka naman iba trip. Parang yung dating driver natin nga, dito. Di naman sira. Sir, kailangan palitan natin yung ball joint dito, eh. Naabot pa ng umaga yun, sir. Hindi siya sa ilalim. Oh, mamaya 40, sabi mo. Sir, okay na ho. Okay na raw. Okay, number 4. Yeah, Dan, banata yan, mo. Very efficient and power saving, mga kaprinting. Kasi ito ay gumagamit lamang ng USB plug directly sa USB port. Pwede kayong gumamit ng mga ano, yung pinaglumaanin yung USB charger. O kaya, may lumalabas na kasi ngayon, sir, ng mga extension, eh, na meron ng power, no? Oh. Tsaka yung power, USB powered na maano na. Huwag ka na lumayo sa USB port ng laptop at ng desktop mo. Automatic, pag on mo ng computer mo, bag mag nagsisetup ka pa lang, nagmimix na ng tahimik na tahimik yung iyong AllMix Pro. Ayan, no? Alam mo na, di ba? Makapraktikal. Next. Okay, number 5. Saves ink in, ayan. Ink saves ink compared to external tanks. No need to maintain high volume external ink tanks. Ayan, isa pa ito, Dan. May tanke pa ba tayo dito? Magastos sa ano, sir? Meron pa tayong tanke dito, Tol. Dito yata, sir, sa yan siya, nandiyan. Dito? Para, ayan, no? Parang binasuran nyo na. Mahal-mahal nito, tinapon nyo lang dito. Ayan po. Ganyan ang tanke niyan dati, mga kapatid. Imagine nyo. Itsura niyan. Ayan. Okay, papaliwanag lang natin. Ayan. Hindi naman natin ilalambas. Ano? Kasi baka sabihin. May mga nagtitinda kasi ng ganito, Dan. Baka magalit sila sa atin. Anyway, sinasabi lang natin yung advantage, no? Kino-compare natin. We were offering options. Kung gusto po ninyo nito, wala naman pong problema. Meron pong available nito sa ibang mga sellers. Pwede nyo silang kontakin. Ang sa amin, no, ang pinupush namin at in-encourage namin na gamitin ay yung pong ating AllMix Pro. Ito pong itsura ng ating AllMix Pro. Ito naman po yung traditional method of the external ink tank. Ang nakita lang namin ng konting setback dito, mga kaprinting, is the volume required. Tama, sir. Pero mo, hindi mo pwedeng kargaan ng 100 ml lang, sir. Isang bote nito. Hindi madidighay yan, eh. Hindi uubra yun, sir. Hindi didighay yan. Sa ganito kalaki, tingin ko, kailangan, sir, apat. To maintain proper... Apat o hindi lang, sir. Baka more than. Kasi, kung isa, dalawa lang ilalagay mo, sir, magkakaroon siya ng laman. Mismo. Pero yung pressure na para itulak niya, exacto. Hindi, ano, wala sa kanya. Yun pa, oo. Tapos, syempre, pagka hanggang dito na lang yung level, akala mo konti na lang. Hindi, andami pa nun, nasa, sir. Nasa 250 ml pa yan. Madami, sir. So, maubliga kang magsalang ng magsalang. Hindi mo pa nagagamit talaga. Kumbaga, parang bangko. Oo, sir. Maintaining deposit yung ano. Maintaining balance. Yung maintaining balance ka. Oo, ganun. Ang problema, yun ay nasa ilalim lang siya. Kasi, ang mixing nito, Dan, sa ibabaw. Sa ibabaw, sir. Sa ibabaw. Oo. Ang mixing natin sa bottom. Sa bottom talaga nagmumula. Alam nyo, madagdag ko lang, ano, hinahalo siya ng ating magnetic impeller, mga kaprinting, just before pumasok sa exit hole or exit tube papunta ng tanke, ay papunta ng damper. Papunta ng damper, pasok doon sa... Mismong doon, sa dadaanan ng ink, doon siya hinahalo ng ating AllMix. So, bago pa makarating, walang makakaligtas. Mix na siya. Parang may gate. Parang may gwardiya sa gate. Yun. Ganun. So, ayun, yun, yung advantage natin is, again, we're using the original ink tank system and configuration ng Epson, which they intended it to be, and binasusan nila ng malaking halaga to make sure that it will not have backflow. And
kitang-kita po ninyo kung nasa ang level na kayo. At nakalagay naman sa Allmix Pro natin na kapag nag-reach na kayo ng level na to, pwede na kayong mag-refill. Kitang-kita kasi hindi binablock ng Allmix Pro yung ano, yung view. Ayan, makikita nyo pa rin po yung ink level ninyo. Ayan, oh, kitang-kita nyo pa rin mga ka-printing. Oh. May magtatanong na naman, sir, baka makaisip naman kayo na ano yung tumutunog na kapag ka mababa na yung level. Papunta kami doon. Sandali lang po. Oh. Marami kami niyan. Ando na tayo sa ano eh, sa magno-notify pag puno na po yung tangke ng inyong waste tank para hindi kayo masabuyan ng isang katutak na maduming wasting. Susunod niya, magmi-miss call pa sa inyo. Oh, gusto niya mag-text pa eh. Oh, di ba? Nasa CR ka. Uy, tanto. Ay, puno na yung waste tank. Tapos na yung piniprint mo. Di ba? Grabe naman. Parang ang extreme naman, no? Extreme. Ayan. Next tayo. Saves ink. Ayan. Saves ink compared to external tanks. No need to maintain high volume of external ink tanks. Number 6 dan. Ayan. And number 6, mga kapatid, can be operated very long hours with no problem, no? Kahit 24 hours yung patakbuhin yan, mga kapatid. Dahil hindi naman ito nagpo-produce ng heat, eh. Oh, but dyan, nakuha mo? Ay, kinukuha mo na? Ano yun? Yung kay Sarnas. Ah, yan nga. Okay. Binili niya ata ni Jen sa'yo. Ay, dadaan mo kay Sarnas. Kay Sarnas daw. Ngayon na, pauwi mo. Pag-uwi mo daw, sabi. Hindi, madadaanan mo naman yan. Ah, oo nga. Ah, oo nga. Pasensya na mga printing. Oh, may bisita ko kami kasi. Ano namin. Try mo. Kung wala, dalhin mo na lang. Dalhin mo pabalik kay pagpasok mo. Pag papasok mo, no, daan mo na. Hindi, yeah, dalhin mo na ngayon. Ayan. Yeah. Can be operated long. Ito umiinit siya dan sa experience namin. Mainit, sir, tsaka ano, gawa nung, di ba kasi nagpo-push yan, sir, eh. Tsaka pag hindi niya makapag-push, tumitigil yung ano. Hindi, itong vacuum dan. Ito nga, sir, siya. Itong motor. Ayan. Tsaka ito din, sir. Ito, mainit talaga to. Sobrang init. Yung pump na yan, mainit talaga siya. Itong circulating pump na ito, I think this is 24 volts. Mataas yung voltahe niya. Malakas pala sa kuryente din. Oo. That is laptop din pala. Oh, this is unusual para sa isang motor mixer lang. Sir. Mixer. Oh, kasi normally 12 volts, 9 volts. But this one is 24. 24 pero volts. Pero ng laptop eh, nasa 24 siya. Eh. Yeah, number 7 na tayo. Yeah, number 7, easy to install and use. Nakita niyo naman mga ka-printing, easy snap lang siya. Easy snap. Ayun lang. Basta isa snap. You know. Ayun lang mga ka-printing. Tapos saksak na lang sa USB. Yun na yun. Mismo. Yun ang magic. Hintayin nyo na yung magic. Ganito yung tsura niya, mga kapatid, nangyayari sa loob. Ayan, yeah. Para sa mga kapapanood lang, ito yung Allmix Pro. Easy install lang siya. Ayan, ito yung aming illustrative for demo. Demonstration yeah. Purpose. Siyempre, huwag nilang kakalimutan. Oh yes, kita. Ayan yung nangyayari sa loob. Nilagyan namin ng acrylic chips yan sa loob. Mm-hmm. So, para makita natin kung paano, kung ano ba talaga, nagsisirculate ba talaga o hindi. So, kitang-kita natin. Na hindi po ito scam. Hindi scam. Mahirap kasi, alam mo, hirap nga naman eh. Kung ikaw yung nanonood, ipapatong mo lang. Naghahalo na. Hindi po. Ayan siya mga kapatid. Tatanggalin ko. Wala na siya. Ayan, huminto siya. Huminto siya, oh. Diba? Biruin mo, pag binalik ni Dan yun. Ayan, no? Nagmamadaling mag-mix, ano? Siya pa nga. Hindi pa nga nakalatag eh. Ayan, mga kapatid. Wala na. Balik natin. Hop. Ayan. Yung impeller mo. Ayan. Yeah. Ayan, no? Yun, no? So, yun lang siya, mga ka-printing. Ganun lang. Biruin mo, ganun lang pala yun. Eto ba? Nakita na nila, easy to install. Tapos, done. Number 8. Totoo po ito. No maintenance. Wala kayong i-maintain. Wala, sir. Siguro, ang pinakamatinding maintenance nito, punasan. Kung maintenance ba makatawag yun. Pinakamahirap yung maintenance niya, punasan yun. Oo, punasan nyo siya. Oh. At saka, no, syempre, pagka maglalagay kayo ng ink, tatanggalin nyo siya, mga ka-printing. Mm-hmm. And by the way, siguro iniisip nila doon, ako may nilalagay na magnetic impeller sa loob, paano pagka nagkaroon ng corrosion yan, o kaya nag-dissolve yan. Hindi po madi-dissolve. These are chemically treated impellers na hindi ho madi-degrade ng kahit anong klase ng solvent. Kaya this will also work with eco-solvent. Yes. This will work with sublimation. Yes. This will work with UV curing ink. UV curing ink. Kung may UV curing ink kayo. Kasi sa mini-mix talaga, sir, eh. Oo, yung nakaraan nag-demo ako dito ng LA-1800 na DTF kay si sir galing taga Pampanga. Ano talaga, sir, sabi niya, hinahalo daw talaga. Magastos daw talaga ang UV sa ano din. Bago natin yan, isingit natin, Pen. May video ba tayo ng ating
all ng Melt Pro with Vent Pro. Ayan. Ayan, mga kaprinig. So, yan yung ating Melt Pro na A3, no, mga kaprinig. Yung may Vent Pro, nandyan ba? Andyan din. Sir. Sige yan. Kaya mga kaprinting, yung pinapanood nyo naman, no, kasi tandem yan eh, kaya kayo nag-All Mix Pro, ito po ay ipinanganak mula sa pangangailangan ng DTF na ngayon ay makakatulong na rin sa iba't ibang klase ng mga klase ng ink. Tama. Pero primarily, na pinanganak siya sa panahon ng kasikatan o pagsibol ng DTF. Tama. Yan. Buloy mo yan, walang Vent Pro dami. Walang Vent Pro. Makikita nyo po yung kung paano mag-usok yung ating Melt Pro. Nag-uusok talaga kahit naman sa ano sir eh, yung mga open ng grabe. Pulis nilang hapon na lahat yan. Did you know? May nakamask ka. Did you know? Polyacrylamide gas is harmful. Yan yung smoke na lumalabas sa pagtunaw ng DTF powder. That's why Paptec Innovation invented the Vent Pro. Melt Pro and Vent Pro is perfect match to your DTF print melting process. Say goodbye to your oven. It can be harmful to your health. Baka magalit naman yung nagtitinda ng oven. Pwede naman ho kayong mag-oven, mga kaprinting. Pwede naman ho. Kaya lang, yun nga po, gaya ng sinabi namin nung kaming mag-live dati, make sure in a well-ventilated area at tataboy nyo yung usok. Ganun lang kada, pinatong lang dan. Pinatong lang, sir. Tsaka fit na fit yan, sir. Mm-hmm. Hindi yan magagalaw. Tsaka merong lock sa gilid yan. May kasama na rin tayong exit ducting, no? May ducting din yan, no? So, shopping. Pwede nyo ilagay. Pagka-melt niya, pagkakita ko doon, paghugot mo, hinigop lahat ng ano eh. Kaya nga sir. Yung Vent Pro, labas lahat eh. Diretso sa lungs mo eh. Diretso sa labas. Ayun o, ang bilis. Hinigop, di ba pinas forward yun? Hindi po sir. Sige nga, pinapakita mo nga. Akala ko pinas forward niya eh. Dandahan lang yun sir. Ganun kabilis na hinigop yung puso. Basta bibigyan mo lang sir ng time. Huwag mong biglang hihilahin. Aba, kasi pag bilang hinila mo, syempre yung smoke sir nasa ano pa. Ay, di naman tama. Sa paper. Padahan-dahan talaga ang hila niyan. Para unti-unti. Pagod ba yagad? Ingat yan. Ulit. Ayan. Ito, ulitin natin ha. Ayan o. Ayan o, tapos na. Anyway, sige mga kaprinting. Number 9. Nasa YouTube yan mga kaprinting. YouTube, panoorin nyo lang po siya. Number 9. Helps prevent clogging by keeping proper ink consistency on all ink tanks. Sir, sana diba, po maging malinaw sa kanila dahil. Kagaya nung pinaliwanag niyo sir, 'di ba? Merong diluting ano 'yan, sir, 'di ba? Diluting agent, no. Yes. Hindi lang naman yung clogging na pi-prevent natin dito, yung ink consistency mga ka-printing kasi mapapansin niyo pag nag-print kayo eh pag-print niyo parang naglawa, wala namang ibinago sa settings, 'di ba, sir? Na bigla na lang parang naglabnaw yung mga ink ninyo lalo sa DTF. Ibig sabihin po nun sir, hindi na mix ng maayos. Posibleng hindi na mix na ayos o nagkaroon ng disruption ng ink disbursement doon sa tubo. Kaya ang hinihigop mo ay yung diluting agent na lamang, wala na yung heavy particles. Wala umurong, yung kulay puti. Umatras, umurong yung puti. Puro clear. Tubo mo. Ganun that's ng, what you need to keep in mind. Kaya nga, so yun yung maiiwasan natin isa pa dito sa ano. Yan. Plus i-prepare niyo yan dan sa ating ano, sabi ni Sir ano dito, may pangalan na si Sir SPRC. Nawala na naman no. Sir, meron na kayo sa Binondo ng All Mix Pro. Sir, Ma'am Mimi, mag-message lang po kayo at magpapadala tayo kagad sa ating shop sa Binondo kasi actually, selling like pancakes siya ngayon, Dan. Kaya lahat ng nagpapa-convert ng DTF, automatic Mix Pro na. Oo, ito na mga ka-printing. Hindi na sila nag-external tank. Wala na external tank. Napakalinis. Dadating sa inyo, napakalinis ng ano. Mm-hmm. Ito na mismo. Dadating sa inyo. Ito na mismo, de-deliver namin itong demo. Ito, joke lang. De, bago syempre mga Louis June Balbine. How much po DTF printer L1800 with All Mix Pro kasama na Melt Pro at Vent Pro. Thanks. Ayan, oh. Ayan, sir. Andyan po si Jaja. Nakabantay sa ating mga comment. Ay, private message po niya kayo para masigurado na magkaroon kayo ng ano, ma-message kayo. Hindi kayo makaligtan or hindi nyo makaligtan itong isasagot namin. Ayan. Naka-private message siya pala si Jaja, sir. Ah, naka-PM na. Inunahan tayo, sir. Mamadali ito. Mamadali si Jaja. Ingat sinahan kayo kay Jaja, ha? Mabilis yan. Oo. Oh. Nanonood si Mr. Gilbert Puerto. Kuya Gil. Pati nanay ko, nanonood. You're brainy. Brainy babies.
Ay, nako. Ayun, anyway, mga ka-printing. Sa lahat po ng may mga additional na katanungan pa patungkol sa ating handog sa inyo na All Mix Pro at ang ating Mel Pro at Ben Pro, eh samantalahin niyo na kasi may mga ilalabas pa po kaming kasunod nito. Eh baka mag-pile up, pile up yung tanong at saka yung mga inquiries ninyo. Tama. Eh yan, oh, iwasan natin 'yon. So, anyway, mga printing, sa abot kaya po namin ay pipilitin naming masagot yung mga apprehensions, yung mga duda, yung mga tanong, no? Tama. We are 100% confident that this will bring about developments or improvements sa experience niyo, sa overall experience niyo when you're doing your DTF printing or generally your printing. Kasi hindi, ulitin ko, hindi lang ito para sa DTF. Ito ay para sa lahat ng klase ng suspension type inks. Tama yan. Oo. Okay, naubusan na tayo, no? O baka may mga tanong pa, pagbigyan natin. Masagot na it's natin. It's only 7:30, siguro a little over 2 minutes, pwede na po tayo magpaalam. Ayan, pero nag-order na si Sir Neil. Ayan. Oo, ayan. Sa Shopee. Ayun nyo talaga sa amin na lang diretso, sir. Kaya pag na-damage ni Shopee yan, sa kanila kayo mag-ahabol ng claim dyan. Oo, ayan. Yan lang ang ano, yan lang ang ano sa Shopee. Eh sa amin, pagka pinadala namin yan, tapos pinadala natin sa LBC, JRS, AP Cargo, pagka dinamage nila, antimano, bayad sila. Oh, kasi dinideclare natin yung actual na declared tama value niya. Sir, meron, ayan. Sama na rin staff ko para sabay-sabay na kami matuto niyan. Hehehe. Sige, sir, wala pong problema. Salamat po, marami salamat sa pagpili dito, sir. Sa pop trade at sa ating mga innovations. Sir, RCC Works. Pwede ba nating isingit yung Acricut? Acricut, meron. May video ba tayo ng Acricut dyan, Pen? Baka sakali lang. Luma. Forward lang kita. Ay, sa page. Sarap ka sa page, tol. Share mo na lang. Yeah. Ayun, kasi, sinasamantala natin dahil sa kasikatan ng ano, sa kasikatan ng DTF, no, marami nang nag-giveaway nung kanilang ano, binibenta na yung kanilang CTO. Huwag niyo po ibibenta MK, mga ka-printing. Dahil binabana natin yung presyo ng Acricut conversion. Acricut conversion. Conversion to, ha. Pwede nyong bilhin sa amin yung buong setup, mga ka-printing. Yes. Or pwede nyong dalhin dito yung inyong CTO, MK na hindi CS na pinapansin ng mga bebenta ka, biglang ayaw ng wala, walang nagtatanong kasi nasa DTF na yung isip nila pagdating sa t-shirt pag, eh. Sa mga nanonood ngayon, na pag may nakita kayo nagbenta niyan, bilhin ninyo. Oh, bilhin nyo. Kahit hindi nyo gagamitin, pa-convert nyo sa amin, Acricut. Makakapag-cut kayo ng Sintra, ng acrylic, ng ACP, mga ka-printing. Oh, ito. ACP, nakita mo dyan, Pen. May bagong post tayo dyan eh. Aluminum composite panel. Kayo, mga ka-printing. Ayan, no. Gamit ang inyong 24 inches, para, 48 ano inches na cutter. Pag nakita nyo, binibigta ng mura kasi hindi na daw nagagamit. Naku, napakatibay po ng mga cutter na yan. Matibay talaga. Tsaka napaka-common ng parts, hindi ka mahirapan. The best, yan yung pinaka-the best na cutter. Alam mo ba't natin pinupush pa rin yung Acricut? Kahit na ang popular-popular na ng laser. Alam mo kung bakit? May kayang ikat ng CNC na hindi kaya ng laser. Oh. Not unless ang laser mo ay fiber laser. Pero kung naka-CO2 ka lang, kinakailangan 300, 400, 500 watts. Wood, kaya naman ng plywood laser. Kaya lang may sunog yun. Sunog yung gilid nun, sir. Pagka-plywood. Nakita ko nga nung nagkakat na ano. Sa Acricut to, solid to. Malinis. Oh, linis. Hindi mo na kailangan liain. Tsaka pinasimple natin, pinamura, at mas mabilis ang cutting. Ito, pagka naipakita ni Serpent. Diba ahas yun? Serpent. Huwag niyong tatawagin Serpent, ha? Hindi maganda. Parang Serpent. Melvin Andulan. Eh, kita mo, pagka ulitin ko po, apologies mga ka-printing, ha? Kasi pag ine-exit mo, tapos ino-open mo ulit yung live. Bago na pala. Bago. Ang dami na pala, sir. Ito, ngayon ko lang, oh. Pa-PM, how much DTF printer? A3 plus Melt Pro o All Mix? Si Jaja. At A3 plus Heat Press. I-refresh mo, Ja. Yung mga comments, Ja. Pag may mga si Sir Jerry Lou. Ma'am Jerry Lou. Hanapin mo yung Jerry Lou. I-check niyo po. Yung Melt Pro natin, din, ha? Hindi to A3, mga ka-printing. Ito po ay A3 plus. No, mga ka-printing. Ulitin ko. A3 plus, hindi po A3. Kasi yung inyong L1800, kung kayo naka L1800, sayang yan kasi kaya nyong mag-print ng mas malaki sa A3. A3 plus, mas malaki ng bahagya, mga ka-printing. Mas malaki. Kasya sa Melt Pro natin yan. Sir, magkano po convert ng
meron ng printer, Epson L1800. Magkano conversion fee natin? 10,000 sir, with ano na. All-Mix Pro. All-Mix Pro na. All-Mix Pro na. 10,000 okay. po. Naka-All-Mix Pro na. Then, may special deal tayo dahil nanonood si Sir Melvin Andulan. Sir, mag-PM kayo kay Jaja. Magagugulat kayo. Sige, sir. Ayan, PM niyo si... PM niyo lang si Jaja. Ano ba kasama sa conversion? Ulitin natin, Dan. Hindi lamang po... Ito, paano ko ba ipapaliwanag? Again, makaka-printing. Meron pa naman sa ating nanonood na mahigit 30, no? At may manonood pa sana mamaya. Magpakaingat-ingat po tayo sa mga opinion na ating napupulot sa internet. Doon siya nagsasabi na wala naman pong binabago sa printer, eh, maigi po magtanong-tanong muna. Tama. Ano ba minomodify natin dito? Number one, Dan, inaalis natin yung mga star wheel. Star wheel. Dalawang hanay ng star wheel yon. Kasi pag hindi mo inalis yon, nag-convert ka lang. Sinalinan mo lang ito ng, ano ng ink. Lalakaran ng langgam. Kakayudin niya yung ano siya. May kayod. Lalakaran ng langgam. Sabi mo, di ba? Number two, hindi ko nasabi ito kanina sa sobrang excitement natin na mag-share. May ginagawa po tayo na modification sa feeding system. Yes. Alam mo yan, Dan, di ba? Sumakit ang ulo ni Dan Copypeed, mga kaprinting. Papakita namin sa inyo yun sa, ano, sa mga susunod na araw, mga kaprinting. Kahit magsalang kayo dyan ng ilang piraso. Damihan nyo na. O, damihan nyo. Hindi kayo magkakaproblema sa feeding, mga kaprinting. Hindi na rin kailangan yung papel-papel na yung sticker. Didikitan mo pa ng... Hindi na, no need. Hindi nyo na kailangan ng sticker. Na-eliminate kung na po ano natin yung film ninyo na ginamit, basta sa amin kayo nakabili ng printer, automatic converter. Kasama na po yun doon sa gagawin modified natin. Modified siya, mga kaprinting. At naka-All-Mix Pro na kayo. All-Mix Pro pa kayo. Oo. Kaya mas maganda, bago kayo mag-decide, sa amin na kayo bumili ng ano, para wala kayong sakit ng ulo. Tsaka alamin nyo muna kung ano ba yung... Ano yun, siningil kayo ng conversion dahil ano sinalinan lang ng ink, ano mali naman yun. No? Siyempre, magagalit. Kailangan alamin ninyo, ano ba yung mga ginawa sa printer? Ano ba yung purpose? Bakit ginawa yun? So, dito sa amin, ipapaliwanag po namin yan, mga kaprinting. Kasi, mga kaprinting, ang film natin, sobrang nipis. Yes, sir, sobrang nipis. So, nagkakaroon siya ng mga issues na dati ay, gaya nga si Dan, he can speak for us, mga kaprinting. Siya yung araw-araw na tsaka si Pen, pinagamit namin ng DTF L1800 pa yon. Napaka superb sana ng feeding system ng L1800. Kaya lang nahihirapan talaga siya. Nahihirapan siya. Na ano, nababaliw yung printer eh. Pati operator. Nabaliw. Kasi ganun ka nang ganun, no. Nakailang salang ka na po ulit-ulit ka. Ngayon, salang mo sabay-sabay. Isang salang mo kahit sabay-sabay pa, no. Dredred. Feed lang po. Inagad namin 'yan kasi nga po in preparation mga ka-printing. Doon sa ating sheet-to-sheet system. Sheet-to-sheet? S-to-S. Oo. S-to-S, yeah. Sila may roll-to-roll. Tayo po maglalabas ng sheet-to-sheet system. Ay, sabi ni Serrano, ay ma'am, ayan, kumaling. Pwede ba All-Mix Pro sa Card Max? Oh, pwede po. Yes, pwede ma'am. Napaka-perfect po niyan. Exactly. Meron tayong All-Mix Pro para sa L1300, L1800, L805, L130, L120. Then, L300 na yung mga most na printers na meron tayo. Then, meron din tayo mga pang T-series mga ka-printing, T50, T60. Pwera lang yung T10 na yan. T10. Wala na yung T10 na yan eh. Sobrang luma na. Yeah, pero yan, ang ama ng lahat ng T na printer. Anyways. Luma na rin yung T10 niya. Wala na eh. Ayan. Gusto mo pa yung T10 ko? Ayan, no? Kanina yan. Ayan. Aluminum composite panel to, Dan. Hindi to acrylic, ha. Aluminum po ito. Aluminum, mga ka-printing. Ayan po, nakikita ninyo. Ayan ay, tawag ito. Yan ang cutter na ano, MK, mga ka-printing. Mm-hmm. So, pag kung meron kayong CS, CTO, 630, ayan, pwede si natin zero. I-convert. No? So, wag nyong ano, pag may nakita kayo nagbenta ng mura niyan, bilhin niyo kahit hindi niyo kailan, pa-convert niyo sa amin para makapag-cut kayo ng mga ganyan mga ka-printing. Ayun yung ACP no? Binalatan na, ayan. ACP, ayan no. Ang kapal niyan, 4mm eh. Actually, hindi standard, mas makapal sa 4mm 'to eh. Ang kapal nga, sir. Makapal siya. Oo. Ang aluminum dito mga ka-printing ay yung labas, parang sandwich, aluminum sa magkabilang side tapos ay PVC ang gitna, plastic ayan. Yung gitna. Tupas lang to ah. Tupas. Actually, kaya tupas lang yung ganyan makapal siya. Oo, tupas. Actually, pwede siya ng one pass. Kaya lang, dahil demo purpose siya, tsaka bago yung gagamit, minabuti namin magkaroon na ang cleaning pass. Second cleaning yung second pass, panglinis na lang siya. Panglinis na lang pala. Ang kapal niyan, mga ka-printing, oh.
Mahigit po rin ito, 4.2, 4.3 mm. Flatter yung mga printing, yan yung ginagamit pang cut ninyo ng t-shirt binila, tsaka car sticker, no? So, i-convert natin siya. So, wag nyong, huwag kayong magbenta kung meron kayo na mga printing, no? Kapag ka nag-acricut kayo, marami kayong pwede nang buksan na panibagong negosyo kasi pwede kayong mag, pwede kayong mag motorcycle and car plates, no? Yes. Eh, iba't ibang sukat ng plaque, no, na acrylic. Na marami. At saka, yun nga, mga ka-printing. Si Mr. Paptrid. Makakabuo na kayo ng, nakasilip siya. No? Makakabuo kayo ng, yung mga acrylic build-up signages, no? Pwede na kayo makabuo niyan. Kasi dyan ginagamit yung mga facer, di ba? Mm-hmm. Yung pinang-face nila. So, ayan, marami. Cake toppers, no? Mga ka-printing, noong nakaraan, may bumili sa amin. Ang kanilang produkto naman, puro cake toppers, no? So, binibenta nila yung sa Shopee. So, yan ang yun ang kinakat nila, cake toppers na acrylic at saka cake toppers na tawag ito, yung Sintra board. House plate. Magandang example kayo natin. So, mga ka-printing, kung meron kayong cutter at hindi nyo na magagamit sa inyong t-shirt, huwag nyong ibenta ng pabagsak. Huwag nyong ibenta ng panigay. Kaya kung nakita tayo nagbenta, bilinis. Joke lang. Medalya. Medals. Yan. Magandang mga example yan. Anyway, it's almost 8 p.m. Nais ko pong magpasalamat mga ka-printing. Hindi bumibitaw yung mga viewers natin. Maraming salamat po. Sana, at sana i-share nyo po ito. And yung ating na pending na gusto na draw, ay ipagpapatuloy natin yung Dan. Sana ma-schedulean mo na. Yes, sir. After ng training, sir, natin, next week. No? Pagkatapos po ng training. Hindi po namin nakakalimutan yung at hindi po ito kasi scam. Kasi ang ating mga mga stores sa ating mga. Siyempre, marami kayong bagong produkto. So, i-train natin sila ulit. Retraining para sa mga bagong produkto natin. Ayan. So, pakita natin ulit ito, kaya mo pen. So, ito po ay All Mix Pro, mga ka-printing, no? Ang ipinapakita namin dito, yan. Ayan po yung actual na nangyayari sa loob ng inyong ink tank. So, for demonstration purpose lang to, kaya ganito ang itsura niya. Nilagyan namin ng ilaw, meron siyang acrylic chip sa loob para makita ninyo na nagsisirculate talaga yung ink sa loob. Mm-hmm. No? So, ito po ang actual na, ito po ang totoong itsura niya, mga ka-printing. No? So, pinapatong lang siya. Ganyan lang siya gamitin. Patong, tas USB powered. Yeah. So, ganyan kalinis ang conversion ng ating Echo DTF. Si Sir Romel, nagtatanong pa paano yung nakabili nung unang modelo. Isa kasi si Sir Romel. Tinuruan ko pa yun dito si Sir, dinemoan ko. Nung, galing pa ng Sir, Batangas. Batangas. Oo, si Sir Romel, nagmotor lang yan siya, si Sir. Sige, Sir Romel, ganito. PM-PM po tayo. Yan, PM po si Jaja. Magbigay na lang kami siguro, sir, ng honorary discount sa inyo para hindi naman ho kayo masyadong mabigatan. L805 ang gamit ni Sir Romel. L805, okay. Sige, Sir Romel. Alam mo, mahal natin yung mga sumusuporta sa atin, kahit yung mga galit sa atin. So, hindi natin malamang kadahilanan. Actually, mga ibang galit sa amin, no? Best friend na namin sila. Best friend na namin yan. Maging magkaibigan din tayo in time. Antayin nyo lang. Magkakaintindihan din tayo. Ayan. Kasi, ito may ano na kulam, no? Ano, sir? Yung gayuma. Gayuma. Gagayumahin kayo ni Dan. Hindi, alam nyo kasi sa buhay talaga, alam nyo mga ka-printing, we cannot please everybody. But you can love everyone. Pwede mong tanggapin lahat. So, pwede tayo magmahal ng madami. Okay. Romel Corre, sir, message. PM nyo lang si Jaja, no? So, hindi sa akin ni Jaja. Sa bibig ng isda rin nang gagaling ang pagkahuli, mga ka-printing. Okay. Pwede sa cameo por yan, sir. Sir Reynold, hindi po pwede yung acricut sa cameo por. Hindi pwede, sir. Malit. Kasi yung cameo, mostly plastic components po ang gamit niya. Hindi siya kasi, ang kasi talaga, sir, kaya yung napili natin yung MK, siya talaga yung pinaka-perfect fit para doon sa ating conversion. Hindi rin inakala ng gumagawa ng cutter platter na yun, na kaya ng cutter niya yung ganung sistema. Tsaka ganun siya katibay, mga ka-print. Ganun katibay. Kita nyo, kahit yung mga hindi siya bumibigay, kahit kargahan mo siya ng ganun eh. Ibig sabihin, ganun katibay yung cutter platter na minamaliit natin noon. Yung CTO, CS, CTO, CS, at saka yung sir, diba? MK. Yan, sabi ni Sir Michael Torres, di po ba nagbago price ng DTF converted na L1800 sa All Mix Pro? Sir Michael, may konting pagbabago pero may discount kayo na matatanggap. Kasi nga po,
hindi na natin isasama yung tangking malaki. Re-remove na, yun, na natin. Aalisin na natin yun. So, meron kayong diskwentong hindi nyo babayaran ng buo yung All Mix Pro nyo. Lumalabas ganun. Discounted siya. Mm-hmm. Bali, pwede ko ba sabihin yung price? Bro, ang price po kasi ng ating L1800 na yung dati pang conversion natin ay nasa 52,000 mga ka-printing, no? Yung starter, may starter package siya sa... May kasama ng mixer yun, na ganun kalaking tangke. Kailangan mong punuin ng maraming ink para hindi ka maiiga. Mga siguro 6 na ink, sir, sa umpisa. Ganun kadami. So, yun mga ka-printing, pagka, dahil lumabas na yung All Mix Pro, ito, ang presyo po nito ay 2,995. No, mga ka-printing, binabundle na namin siya sa 54,000. Oo, biruin mo yun? Ganun. Ang laki ng discount lang din yun. Check nyo nga yan, ha? Eh kasi merong nagbebenta ng DTF na 55,000, wala pang All Mix Pro yun. Hindi nga. Hindi, ito nagulat ako kasi yun pala ang presyo natin. Mura ho yan. Re-recosting natin yan. Hindi, pero nasabi na ni Dan eh. Siguro good until Friday yung presyo. Hanggang Friday. Hindi ho, mga ka-printing honest. Sa ano naman? Sa honest nagulat yun, Dan. Kasi... May nakita talaga ako na ano na ganun ng setup. Oh, yung setup. Sa atin, sir, bukod sa okay ang price natin, sir, malinis ang conversion natin. Mm. Ang All Mix Pro ka na, mga ka-printing, lahat ng ink sa'yo nagmi-mix. Hindi kaya itong RCC Works na to, ako din to. Parang Rebel Kuray Carino. Nagko-comment ako. Sir RCC! Si engineer na taga... Nakita ko na ba to si sir? Anong nakaraan siya? Taga-ano siya, sir? Taga-ano siya? Parang nag-attend siya dati ng... Seminar. Taga-ano siya, sir? Gusto ko makita ulit ito si sir. Bataan ba? Layo, ah. Bataan, layo, ah. Tama ba, sir? Kayo po yon. Sir RCC, message RCC yung kami kagad. No? Pa-PM po ng price ng AcriCut. Salamat po. Huwag na natin i-PM, sir. Bilbo. Panggitin na natin. Bilbo. Pero PPM pa rin kayo ni Jaja. PPM pa rin kayo. Ang presyo natin? Yan. Ten. Ano ba? 36,800, sir. 24 inches yan. 24 inches. Hindi nalayo yung 48 inches ha. 4 feet mga ka-printing. Magkano? 47,000? Opo, sir. 36,800, sir. Hindi, yung mas 24. Malaki. Hindi ko kamusta nandun sa price list. Magkano nga yung ating... 48 inches. Ayan, sige. Antayin natin si Jaja. Huwag ko kayong bibitaw mga ka-printing. Sir Dan. Ayan, si Bosun. Sir Dan, CTO 630 po ang sa akin. Pwede ba AcriCut Pro? Yes, sir. Pwede po, sir. Perfect po yan. Yan ang pinakaunang pinagmulan ng AcriCut Pro. Lilinawin natin, ha. Kasi diniscontinue po namin dati yung conversion ng CTO. Yes, ako. Sa 48 inches, ha. Kasi meron po kaming nakitang konting-konting minor issue when it comes to the cutting mat. Tama, sir. Pero because of the advancement in technology, mga ka-printing, and the availability of new materials para ho doon sa improvement ng ating conversion, pwede na rin po sa CTO gawin. Pwede na. Oo. Yun ang kagandahan nitong bagong version natin. Bukod sa napakamura na, kayang-kaya na natin mag-convert ngayon ng mga lumang modelo na hindi na masasayang CTO, yung CTO. Magugulat kayo. Kung napanood nyo naman po yung video, mga ka-printing, nako, ako rin personally, nung lumabas yung mga laser, medyo parang naano ako, may puwang pa kaya yung ano, yung ating CNC. Malaki pa rin, sir, kasi isa sa advantage ng AcriCut, sir, sa laser, sir, sa nakikita ko lang, pagkakaintindi ko, sir, yung maintenance nun, sir, hindi kasing mahal ng maintenance ng naka-laser. Oo. Maintenance cost saka operational cost. Operational cost. Kasi, di ba sir, ang laser tube nag-expire. May lifespan siya. May lifespan. Gamitin mo o hindi. Mayroong specific lifespan siya kasi carbon dioxide filled tube na yan. Yung gamit natin sa AcriCut Pro, hindi nyo intindihin yung maintenance. Pagkatapusin nyo, punasan ninyo, yun ang maintenance ninyo. Actually, ang maintenance lang yan, Dan. Tama ka, linis-linis. Tsaka carbon brush. Carbon brush, yun. Yung dalawang carbon na 80 pesos. Tapos yung blade na pangbakal, ginagamit mo lang sa acrylic tsaka Sintra board, siguro naka-dalawang taong ka na, hindi ka pa nagpapalit. Huwag nyo lang hong babaliin. Pagka binali nyo na to. Kasi pag mas matigas ang bakal, mas brittle. Yan. Tama. So, yun. So, yun. Ang presyo, sir, ng AcriCut na 48 inches ay 47,800. 47? Talaga? Oo. Kasama na cutter doon, mga kapatid. At hindi lang kasama.
Ang pinaka-importante doon, yung demonstration tutorial, paano ginagamit, oh, mga ka-printing. Napaka-simple, alam mo. Napaka-simple. Yung evolution para ng Acricut. Para kayong ano, nagka-atterplatter, nagkat kayo ng sticker. Yun, oh. Yung pa isa, sabi ko nga kay Sir L. Pag marunong na sila mag-sticat ng sticker, yun na yun, Sir. Oo. No? Oh. Wala ka nang kakailanganing aralin na panibagong software. Wala na. Actually, Sign Master daw, master niya na eh. Itatakbo sa Sign Master yun. Oo, tatakbo sa Sign Master. Corel. O tsaka sa All Cuts a lot, di ba? Oh, Sure Cuts a lot, Sir. Sure Cuts a lot pala. Ayun. Yun, so sana nasagot namin, Sir, yung tanong po ninyo and sana po nakatulong. Ayan. Ayan, salamat po, Sir Vel and Sir Dan. Nabuhay uli ako, nakatambak na lang kasi si Kuya Mini gamit ko ngayon. Ayun, no, Sir. Sir Bosun, ano po? Marami kayong magagamit doon, Sir. Kahit mag-focus kayo sa acrylic plate, kate, ano, house numbers. House numbers, no, yung mga maliliit na letters. But no? Sumikat yung house numbers kasi mula nung nag-pandemic, ang tao nasa bahay lang, lahat pa-deliver ng pa-deliver. Eh, nahihirapan yung mga grab food maghanap. Ano yung address ito dito? Tumaas po ang pangangailangan hanggang ngayon sa mga house numbers. Yan. Pati acrylic, cake toppers, mga ka-printing, no? Oo. Sintra boards. Ay, yan. Si Roy Castro. O, naalala ko kayo, Sir. Oo, sobrang, kahit naman ako po ay 37 years old na, matatandain pa naman ako. Oh, si Sir Roy nga, RCC Morris. 43 na ako. Tama siya nga, si ano, si engineer. Engineer, sabi ko na, tama ka. Nag-meet tayo, Sir, way back 2016, yung bumili ako ng first equipment namin sa RCC Works. Maraming salamat, Sir. Maraming salamat, Sir RCC Roy. Works. Oh, I'm sure, ano po, ay, bataan nga, tama. Oo, tama, no? See? Accurate. Correct. Eksaktamento. Ayan, Sir. Sige po, Sir. Abangan po namin yung date or yung schedule ng punta po ninyo and we are happy to welcome back old friends ng Pop Trade. Maraming salamat po sa patuloy na suporta at paniniwala sa amin. Sa lahat po ng mga nanonood. So, kung magpupunta sila sa RCC Works dito kasama yung team nila, eh, magmi-mini webinar. Oh, mini webinar na tayo dito. Setup na natin. Setup na lang natin. Ayusin lang natin ng maayos. Ayan, yan, Sir. Mas maganda yung ganyan, naka-chroma tayo. Malinis tignan, di ba? Maganda yung pinili ni Pen na ano. Oh, ang ganda. Maganda yung napili mong ano, Pen, na background. Oh, ayos siya, ayos siya. Huwag lang tayong mag-green. May mga questions pa ba ikaw, Pen? May tanong pa, Ja. Baka may mga na-miss out tayo. Okay. Confirm Friday after lunch. Ayan. Sige po, Sir Roy. Maraming salamat. Natin. Ito, bataan pa ito magmumula. Make sure ready tayo kasi yung iba may surprise kanina. Alam mo taga saan si Sir yung nagpa-demo ng Acricut? Opo, Sir. Galing pa ng Pampanga. Ay, layo pala nun, Sir. Sabi ko, talaga sinadya nyo lang. Sumadya lang talaga sila. Partignan lang yung Acricut, Oo, Sir. Nag-down sila kanina sa Acricut nila and it did not take 15 minutes for the demo. Sandaling-sandali lang. Sabi niya, wala. Hands up. Magda-down ako. Sabi niya ganun. Kasi kita mo, napaka-straightforward kasi ng machine, Sir. Mismo. Simple and straightforward. Kung paano siya gagawin, pak, send ka lang. Yun na yun. Mismo. At saka, ano, very, very critical si Sir mag-view. Tinignan niya mabuti. Alam mo yung, hindi impulse buyer. Na pinag-aralan niya talaga, nag-inquire na rin siya ng laser, alam din niya yung laser. Pinagtanungan talaga. Alam niya yung CO2, difference yung CO2 laser sa fiber laser. Oh. Iba rin, alam din niya yung CNC, tsaka yung mga feed rate. So, I was sure na I was talking to someone na alam niya na yung binibili niya. Alam niya na yung binibili at yung papasukin niya. Oo, Sir, tama, Sir. Ah, pero ganun pa man, kung dumating si Sir na talagang zero know-how, with welcome arms, tatanggapin namin kahit sino po mga ka-printing. Ayan. Basta wag lang mabangis. May mga mababangis kasi. Basta, mabait lang kayo. Mabait naman kami. Kayo. Yan naman tayo. Approachable naman kayo mga kaprinting. See you, Sir. Maraming salamat po. Anyway, Dan. Okay. That's all for tonight. Ayan. Maraming salamat. Oh, para po dun sa mga late viewer na hindi nyo na naumpisahan, after po nitong live, pwede nyo i-replay and i-upload din namin bukas sa YouTube. Sa aming YouTube channel. Itong episode na to. So, yun lang mga ka-printing. Okay. So, anyway, maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig, pagsuporta at pagtitiwala sa amin dito sa Pop Trade. Hindi po kami tumitigil mag-innovate mga ka-printing para po sa ikadadali, ikakaganda ng inyong printing business. Mapamahirap ang buhay ngayon, Dan. Yes. Mapahirap, medyo mahirap ng konting negosyo. Natitiyak namin, bubuti rin to. Gaganda rin to. And basta, wag lang kayong bibitaw mga ka-printing kasi Kapit lang. Oh, may tendency kasi tayo kung minsan na para banlanggam, no? Oh.
na nagkukumpulan kung saan mayroong oportunidad. Tapos pag kinalog, psh, kanya-kanyang takbo. Kanya-kanyang takbuan din. Pero at the end of the day, mga kaprinting, kung nasa ng tamis, nandun tayo. Wow. Kasi langgam tayo. Tayo po ay masipag, mga kaprinting. Yeah, no? We are all ants. Anyway, maraming salamat, Dan. Yan, maraming salamat po sa inyong lahat. Kami po ay magbabalik ulit. No? God bless your businesses and happy printing! Thank you po. Bye-bye. See you again.